Masarap po niluto ko ngayon. Dumaan po kay Dinit ng makaukang koy dito sa isang malukong. Bago po tayo maglutay, gagaya ko muna itong tatlong piraso ng manok. Hita po ito ng manok. Ang ginawa ko ay tinanggal ko ng konti yung balat at medyo marami-rami ng konti. Pero hiniwa ko rin po sa malalaking piraso mga dalawa, tatlong subo ba. Pagka ganun eh, lalagyan po natin ito ng dalawang kutsara ng cornstarch. Lagyan po natin ng konting asin at paminta. At paghahalu-haluin po natin yung ating manok at yung cornstarch. Ganyan po lamang ang unang proseso ng ating pagmagluluto. O bueno, magsimula na po tayo. Sa isang katamtamang laki ng kawali, magpainit po tayo ng kalahating tasa ng mantika. Tapos ay ilagay na po natin itong ating mga pirapirasong manok at yan po ipiprito natin para lang mapula-pula yung labas. Mga 5 minuto po natin ipiprito yan. Ito namang cornstarch, huwag nyo itatapon at may gagawin tayo dyan mamaya. O pagkatapos po ng mga 3-5 minuto, nakita nyo, ganyan po kapula. Ibabaliktad ko na at yung kabilang party naman po ang lulutuin natin. Para po kasi sa akin eh, mas tostado yung labas eh, mas okay. Pero discarte nyo na po yun kung gusto nyo. Ang kabuuan po ng pagpiprito ko ng manok, mga 10-12 minuto. Eto, tinatanggal ko na po ang manok at inililipat ko sa isang malukong. Itabi muna natin tong ating mantika. Ganery po ang pritong manok. Malasado lang po yan. Okay ba? Ayos? O diretso po ang pagluluto natin. Halinhinan po natin ang isang malinis na kaserola at maglagay po tayo ng mga 3 kutsara ng mantikang pinagprituhan natin. Painitin po natin yan at igisa na natin yung ating maraming sibuyas. Idagdag na rin po natin yung ating bawang. Kapag ka mabango-bango na, idagdag na po natin itong ating carrots. O sangkutsahin po muna natin sandali ang ating carrots kasama yung ating bawang at ating sibuyas. Pagkatapos po, ibabalik na natin itong ating piniritong manok. Kasama po yung mga natitirang manti-mantika, yung mga juice, sabaw-sabaw ng konti. Ayusin nyo po sa kasirola ang ating manok dahil lalagyan na po natin ito ng pampalasa. 2 kutsara po ng patis at konting paminta. Tapos eh, lagyan nyo po ng laurel. 2 piraso po ng laurel kung meron kayo. Lagyan po natin ng 2 tasang tubig para sa sabaw. Naglagay din po ako ng 1 nor chicken cube para magkalasa ng konti. Kung ayaw nyo, ayos din. Tunawin po natin yan. O takpan po natin at hayaan natin kumulo. Pagkatapos po ng 5 minuto, halu-haluin nyo ng konti dahil isasama na po natin ang ating patatas. O pagkatapos po ng patatas eh, takpan din natin at hayaan natin maluto ang patatas kasama yung manok at hilaw pa yung manok. O tingnan nyo, hilaw pa ba yung patatas? Matigas pa ba? Kung matigas pa po eh, diretso lang ang paghahalo ng konti at baka matuyo, takpan po natin. Palagay ko'y ayos na. Kanawin po natin itong cornstarch sa may konting tubig. Yan po yung pampalapot natin. O sige, tingnan natin. Ayos na po ba? O ilagay na po natin itong pampalapot na cornstarch sa may tubig. Haluin po natin. Isang maliit po na lata ng Vienna sausage na ang bawat isa ay hiniwa ko po sa 3. Pagkatapos po, ilalagay din natin ang isang maliit na lata ng kabute. Pero tinanggal ko na po yung tubig. Sa parting to, luto na po ang lahat ng ricado natin, pati yung manok at saka po yung patatas ay malambot na. Lalagyan na po natin ng gatas. Gatas po ang inalo ko, kalahating tasa. Gatas na evaporada. Kung gusto nyo po ang all-purpose cream, kayo na po ang bahala. Naglagay din po ako ng medyo pampakulay ang ating sibuyas na mura. Hindi nyo kinakailangan. Ganun lang po. Haluin po muna natin yan. Alam nyo naman, dahil may cornstarch yan, habang lumalamig, lumalapot. Gawin nyo po, itakpan na po natin at hinaan po natin ang apoy at lutuin po natin ng mga 2 minuto. O yun na po yun. Sa pakiwari ko po, mas mainam kung ito pong ulam na ginawa ko, inilagyan natin ng ginayat na keso. Palagay ko'y magiging mas malasa at talagang masarap. Paminsan-minsan naman po, kung kaya ng panggastos natin eh, pagbigyan natin ng kapretsyo ng ating bibig. Para din po naman sa atin yun, tayo rin po ang kakain eh. Hindi naman sa araw-araw eh, palaging ganun-ganun lang at pachamba-chamba. Kapag ka po kaya eh, gumawa po tayo ni Re. Ito po ang aking version ng chicken pastel. Magustuhan niyo po sana mga kaibigan. Ilagay niyo po yung komento niyo dito sa baba at binabasa ko. Yun po ang nagpapamotivate sa akin na magluto at kadalasan naman po eh, sa inyo ko kumukuha ng idea kung ano lulutuin, katulad ni Re. Naman po sa hindi nakakagusto eh, hayaan nyo, uulitin po natin sa susunod at umasa tayo magkakaige. O hanggang sa susunod po muli, si Ron Bilaro.